Kaya di ba, muntik na maging Kristiyano, kaya lang, malakas ang hatak ng mundo eh. Andiyan ba kayo? Aho. Mas malakas ang hatak ng mundo kaysa sa salita ng Diyos. That is worldliness. Yan po yung kaagaw. Ito yung mga taong to. Sabi diyan, choke the word. It choke the word. Ang nag-choke diyan, una, worldliness. Yung mundo. Okay? Pangalawa, ano? Wealth. Okay? Alam niyo yung wealth? Kayamanan. Verse 19 pa rin. Sabi diyan, no? And the cares of this world and the deceitfulness of riches. Wealth. Kaagaw yan eh. Ano ho? Ng binhi, ng tanim, sa kanyang paglago at paglaki, at para sa kanyang pagbunga, nagiging kaagaw itong, hey listen, wickedness, kasamaan. Ano ho? I mean wealth. Okay? Yung wealth, itong kayamanan. And sometimes, okay, wealth and work. Bakit? Bakit ka nagtatrabaho? Kasi gusto mong yumaman. May right? Oo. Eh, sometimes, nagiging dahilan to, kasi pagka ako yun sa Panginoon, baka hindi na ako, ano eh, tawag dito, hindi na ako yayaman dyan. Okay? Kaya work na lang pinili niya. Ano? Naging hat lang. Di po ba? Kaya sometimes, mga kapatid, kaya tayo hindi lumalago, and even maraming Kristiyano, hindi lumalago sa pananampalataya, is because wealth and work. Di ba rin pa nung wala pang trabaho, nakakatin ng church, nakakarinig sa tanong Panginoon? May trabaho na. Yun, hadlang na! Di po ba? Malakas ang hatak ng mundo eh! Papangmatin ba ako ng church, kikita ako dyan ng 500? Kikita ba ako dyan ng 1,000? Yan lang tingin mo sa Diyos. Lilibuhin lang. 500 lang tingin mo sa Panginoon. Okay? Yan ay kaagaw eh. Ano ho? Kaagaw ng tanim sa kanyang paglago. Wealth. And then thirdly, wickedness. What is wickedness? Di ba, ano, vices, kasama yan eh. Di ba, amen? Oh, vicio. Sabi niya, ano, and the last of other things. Tinan niyo, ha, kasama yan. Mga vicio, last. Tama. Okay? Last of this world. Ano po? L-U-S-T, last. Kamunduhan. Wickedness. Di ba? Hat lang yan eh. Kaagaw yan ng ating pong paglago sa pananampalataya. Kaya hindi ka mag-mature. Sapagkat sometimes, mas pinili pa natin yung wickedness. Ano ho? And vices. Hey, listen. Ano ho? If you want to become a godly person, isuko mo yan. Amen. Gusto mo maging maka-Diyos ka. Ano ho? Sapagkat kaagaw yan sa iyong paglaki. Right. At paglago sa pananampalataya. Okay? Pang-apat, wrong priorities. Wrong priorities. Material things rather than spiritual things. Maraming focus yan. Di po ba? Ano ho? Kaya sometimes, word of God, binabaliwala na lang. Bakit? Ano? Mas priority nila yung mga bagay na material kaysa spiritual. Are you listening? Amen. Ano ho? Nasaan na ibang mga ano natin? Kung kailan mga naging professionals, nasaan na? Dihira. O, masaktan kayo kung masaktan kayo. Nagkikinig pa kayo sa akin? Pudugan, masakit yan eh. Bakit? Wrong priorities yun eh. Ano? Mas minahal nyo na yan. Kaysa ang Diyos at kaysa sa mga bagay na spiritual. Ano? That is wrong priorities. Maraming kabataan, bakit? Ay, involve sa kanyan. Wrong priorities eh. Ano ba? Kailangan ba ano nyo yung priority nyo muna? Ano bang kailangan yung priority? I-prioritize nyo muna pag-aaral nyo. Huwag muna
Wrong priorities yan eh. Para ka lang sa church, ano priority mo dyan? Para makapaghanap ka ng liligawan? Right. Papangasawa? Huwag muna yan dapat first priority nyo. Ang bihira. That is wrong priorities. Di ba? Naka-attend ng church, nakarinig din. Kaya lang wrong priorities. Kaya hindi ma-save. Bakit? Ang priority niya, ano ho? Makapaghanap lang ng maliligawan doon. Tama. Makapaghanap ng membrong mayaman dyan para mautangan. Diba? Akaibiganin ka. Pero wrong priorities. Deep inside, hindi saved. Ano ho? Unsaved pa rin. Tama. Bakit? Ang priority niya iba eh. Okay? Ang isang tao na ang priority niya, material na bagay, at hindi spiritual, eh listen, magtaka ka. Ano ho? Kapagkat ang isang totoong anak ng Diyos, ang priority niya, unang priority niya, spiritual things. Amen. Tama. Bira, linggo-linggo, wala ka sa church. Kung kayo ng linggo, saka ka lalayas at maikipag-ano? Tama. Transaksyon. Ano ka? Kristiyano ka ba? Totoo? Totoo, anak ng Diyos. Ginagalang ang araw ng linggo. Right. Pagsampa sa Diyos yun eh. Sino ba priority mo? Ano ho? Amen? Amen. Oh. Kaagaw. Hindi ka rin ang mature. I believe itong 1, 2, and 3, unsaved yan. Tama. Nakarinig ka rin ang salita ng Panginoon, kaya lang wala rin eh. Hindi ka rin ang matang lumaki. Bakit? Kaagaw nga eh. Kaagaw. May kaagaw ka eh. Okay? Mas priority mo yun eh. Okay? Ito yung maganda pang-apat na puso, na klase ng puso na nakarinig ng salita ng Panginoon. Look at verse 20. And these are they which are sown on good ground. Tiyan mo ha, sabi dyan, tamang lupa. Mabuting lupa. Verse 20. Good ground, such as hear the word. Pagkatapos, ano sumunod doon? And receive it. Receive it. Amen. Tinanggap niya, sabi niya, no, tinanggap ang salita ng Diyos. Okay? Tinanggap ang salita ng Panginoon. Ano ho? And receive it. And then, bring forth fruit. Yan ang wala sa mga to. 1, 2, and 3. Yan ang wala sa kanila. Kasi ito, tamang puso, tamang naipunla na salita ng Diyos sa puso niya. Ang puso, ang salita ng Diyos na, at binhi ng salita ng Panginoon na ipinula sa kanya, tinanggap niya totoo sa puso niya. Amen? Amen. Okay? Ito yung totoong ligtas. Tinanggap eh. Amen. Ano ho? Tinanggap ang salita ng Diyos. Okay? Receive it. And then, bring forth fruit. Sabi diyan, namunga. Okay? Some 30-fold, some 60, and some 100. Hindi po pare-parehas ang naging bunga niyan. Pero ang mahalaga, naging nagkaroon ng bunga. Amen. Amen. Hindi pare-parehas, may konti, may marami-rami, mas may mas marami. Okay? Ang mahalaga, nagkaroon ng bunga. Ano ho? Ang totoong ligtas, hey listen, makinig po kayo sa akin. Ang totoong ligtas at anak ng Diyos, may salita ng Diyos na ipuna sa puso nyo, pagkatapos tinanggap nyo, at pagkatapos nagkaroon ng bunga. Amen. Ano ho? Namunga kayo. Sapagkat ang anak ng Diyos ay dapat may manifestation ng bunga ng pagiging anak ng Diyos. Okay? Right. Amen po ba? Amen. Matthew chapter 7, lipat nyo. Mateo 7, 19 hanggang 21. Mateo chapter 7. Matthew chapter 7. Verse 19 to 21. Sabi dito ha. Tingnan niyo po. Matthew chapter 7 verse 19 to 21. Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down
and cast into the fire. Wherefore, by their fruits, ye shall know them. Doon sa bunga ay makikilala mo sila. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father, which is in heaven. Amen? Amen. 21. Sabi niya, no? Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, tumatawag, Panginoon, Panginoon, ay papasok ng langit. Okay? Ano ho? Ang sabi diyan, kapatid, kunti, yun lang gumagawa kasi nagkaroon ka ng bunga. Doon sa bunga ay makikilala mo sila kung ano sila. Ang anak ng Diyos ay nagbubunga yan ng bunga ng pagiging anak ng Diyos. Okay? Kaya wag mo sabihin, Kristiyano din ako. I am also a Christian. And almost all of the Filipinos claim that they were all Christians. I'm not a Muslim. I'm not a Hindu. I am a Christian. Yan ang madalas marinig po natin sa mga Pilipino. Even mapunta sila ng ibang bansa, sabi nila, I'm also a Christian. Okay, pero ang totoong Kristiyano, hindi lang po sa salita. Hindi lang po yan sa bibig. Hindi lang po yan sa pangalan. Yan po ay sa pamumuhay. Are you listening? Ang totoong Kristiyano na bubuhay na alinsunod sa buhay ni Kristo. Kaya nga Kristiyano, Christian. Okay, ang Christian may word dyan na Christ. Christ, I am. I am with Christ. I am the follower of Christ. Amen? Amen. Ano ho, kung ang buhay mo ay hindi alinsunod kay Kristo, hindi ka totoong Kristiyano. Okay? Hindi ka anak ng Diyos. Ano po? Oh, ano yung dapat maging bunga sa atin? Number one, lapit na ako matapos. One, dalawa lang to na dapat maging bunga sa atin. Number one, the fruit of the true saint. The fruit of the true saint. Ano ho? Ang bunga ng isang totoong ligtas, dapat ang totoong ligtas nagbubunga. James 2:17. Ano sabi ni Santiago? Balikan natin ang ating teksto. Okay, kapitulo 2. Sabi dito, Santiago kapitulo 2, talatang 17. 2:17. Sabi ng Bible, even so, faith, if it hath not works, is dead being alone. Magganon din ang pananampalataya. Sabi niyaan, kung walang gawa, ito ay patay sa kanyang sarili kung ito'y nag-iisa. Kung ang sabihin mo, may pananampalataya ka, pero wala namang naging bunga ang pananampalataya mo. Ano, diba? Kasi mo, tumanggap din ako sa Panginoon, alak din ako ng Diyos. Eh, wala ka namang bunga. Wala kang pagbabago eh. Tama. Hindi nakita sa'yo pagbabago ng buhay. Right. You are not a child of God. Sapagkat ang pananampalataya mo, patay. Right. Sabi ng Biblia, sapagkat ang pananampalataya na walang naging gawa, ibig sabihin, walang bunga sa pagiging ligtas, hey, hindi ka anak ng Diyos. Tama. Okay? Ang totoong napunlaan sa tamang puso, ano ho, ay nagkakaroon niya ng tamang bunga. Una, bunga ng isang totoong ligtas. Amen po ba? Amen. Ano ho, eh dati yung mga bagay na hindi mo ginagawa, yan ang ginagawa mo ngayon. Kasi bunga yan eh. That is bunga. Okay? Dati yung itong librong itong na dati naman, hindi mo naman binabaliwala mo lang ito. Pero maging anak ka ng Diyos, eh, pinapahalagahan mo ito. Diba? May maraming Kristiyano, dahil pa ng Muslim. Buti pa yung Muslim, may paggalang sa Quran. May maraming Kristiyano nagkiklaim. Kristiyano ka, di ka naman nagbabasa ng Biblia. Di mo nga ginagalang ito. Di mo nga pinakikinggan ito. Hindi mo nga pinapasa yan eh. Yeah. Sa'yo mo Kristiyano ka? Ang totoong Kristiyano may bunga ng pagiging ligtas. Okay? Hindi mo lang tinanggap ang salita, kundi dapat may bunga sa buhay mo. And secondly, pangalawa, ano dapat maging bunga sa atin is the fruit of the Spirit. Amen. We'll close with this. We will close with this. The fruit of the Spirit. Ano ho? Ang bunga ng Espiritu. Okay? Yan ay dapat maging bunga sa atin. Ang totoong ligtas at totoong
taong nakatanggap ng salita ng Diyos, ano ho, ay dapat may naging bunga. Ang sabi nito, Galatia Kapitulo 5, talatang 22. Galatians chapter 5. Galatians chapter 5, verse 22. Galatians 5:22. Sabi nito, ano ho, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against us, there's no law. And they that are in Christ have crucified the flesh with the afflictions and lust. Sabi ng Biblia. Amen? Yes. So what is this kind of fruit? Ano ho? Look at this verse. Sabi dyan sa verse 22. Tinan nyo yung word fruit. Fruit. Singular or plural? Ha? Singular. Tama? Walang S eh. Ano? Singular yan. Singular yan. Singular. Walang S. Eh kung may S yan, plurals. Ano? Oh. But the fruit. Bakit singular yan nakalagay dyan? Ano? Bakit? Kasi, ano? Pakis din na yan eh. Fruit is a singular form sapagkat lahat ng yan ano ho ay napapaloob sa isang bunga. Amen po ba? Amen. Intindihan niyo po ba kung ibig kong sabihin? Right. Kung naging anak ka ng Diyos, kaya singular form yan na bunga diyan. Ibig sabihin kasi ang lahat ng yan ay napapaloob yan sa isang bunga. Dapat maging bunga mo yan kung totoong anak ka ng Diyos. Ano ho? At nakarinig ka ng salita ng Panginoon, magiging bunga mo yan eh! Iisang bunga yan! And the Bible said, number one, nakalagay doon, but the fruit of the Spirit is what? Love. Bunga niyan ay una, pag-ibig. Pag-ibig. Oho! Bakit una-una pag-ibig dyan? Kasi ang una-una talaga pag-ibig. Okay? Kasi pagka na sa iyo, bunga na yan na pag-ibig. Lahat yan. Kasunod na yan eh. Amen? Amen? Amen po ba? Ano ho, sapagkat lahat ng yan ay magiging bunga din yan ng pag-ibig. Kasunod na yan. Pag may pag-ibig ka, may pag-ibig ka sa Panginoon. Amen? Amen. May pag-ibig ka sa salita ng Diyos. Meron ka ba? Meron ka ba yan? Amen. Ha? Oh, ayaw ko sa inyo. Tanungin mo sarili mo. Ano ho? Kasi ang anak ng Diyos, may pag-ibig sa salita ng Diyos. Bunga yan eh. Once I became a Christian, a true believer in the Lord, ano ho? Binigyan ko ng pahalaga ito sa buhay ko eh. I consume a lot of time reading the Word of God. In fact, when I am a Christian, nabasa ko na buong Biblia. From cover to cover, from Genesis to Revelation, I consume a lot of time reading God's Word! Amen. Bakit mahal ko yan? Salita ninyo sa akin yan eh. Love letter ng Panginoon sa akin to eh. Kaya minahal ko yan. Sapagkat ang isang anak ng Diyos, may bunga ka ng pag-ibig. Pag-ibig sa Panginoon, pag-ibig sa kanyang salita. Di ba kayo? Mahal nyo yung love letter ng ano nyo? Kung kayo nagliligawan, di ba? Ngayon, di na usong love letter eh. Okay? Convo. Text na kayo eh. Oh. Di ba? Kung nag-reply sa'yo ng ano? Oh, yung girlfriend mo o boyfriend mo, I love you. Isa-save mo yan eh. Oh. Save. Pag nag-away buburahin. Outbox. Pag nag-away buburahin. Okay? Tapos eh, binabasa mo lagi. Parang ganda-gandang basahin, di ba? Magandang pakinggan at magandang basahin. Ano? Kasi, ano yan eh? So, salita sa'yo ng mahal mo yan eh. Ito rin, love letter ng Panginoon sa atin, oh. Kapal-kapal ng salita ng Diyos sa atin. Love letter ng Panginoon sa atin. Kung totoo na ka ng Diyos, dapat binabasa mo yan. Amen. Ano ho? Right. May problema. Kahit nga isang verse, wala kang alam. Tama. Dito sa kanilang suggest mong memorize. Oh, memory verse tayo mga kapatid. Ano? Saka ka mag-agiat ng Bible dyan. Tama. Okay? Saka ka magkakabisado.
Binigyan ko kayo lahat ng Bible. Tama. Ang problema nasaan? Right. Iniiwanan nyo lang sa bahay nyo. Dekorasyon lang doon. Hindi naman binabasa. May Bible pa akong parating. Boxes of Bible. Kaya lang, hindi ko na kayo bibigyan. Bumili na kayo. Hindi naman kayo, hindi naman binabasa, hindi naman dinadala sa church eh. Tama. Kasunduan natin, dadalhin nyo rito. Tabasahin nyo yan. Okay? Pag-ibig sa gawain. Amen? Pag-ibig sa Panginoon, pag-ibig sa salita niya, pag-ibig sa gawain. Mahal nyo ba gawain ng Panginoon? Oh. Buma yan eh. Diba dati, wala ka sa Panginoon? Wala ka pa sa katotohanan, hindi mo naman mahal itong gawain ng Panginoon. Pero nung ikay, kinatagpo ng Diyos, nakarinig ka ng salita ng Panginoon, ano ho? Minahal mo. Sapagkat bunga niya ng Espiritu, pag-ibig sa gawain. Amen? Pag-ibig sa gawain ng Panginoon. Okay? Ano pa? Pag-ibig sa pagsamba. Pag-ibig sa pagsamba. Pag-ibig sa pananambahan. Ano? Ang totoong anak ng Diyos, mahal niya yung pagsamba. Amen. Sometimes, talo ka pa nito mga kulto eh. Ano? Are you listening? Yes. Oh, kanina lang eh. Nanundo ako ng ano. Ginamit ko yung van. Nanundo ako sa kanila, yung mga malalayo. Ano? Oh, mga nakasalubong ko dyan, no? Mga nagbibisikleta, naglalakad, mga nakapustura. Okay? Madaling araw pa lang nasa simbahan na. Wala pa sa katotohanan yan, ha? Hindi ba dyan? Kulto pa. Di ba? Oh. Ano ho? Ang gaganda ng mga suot. Naka long sleeve. Okay? Naka sapatos na ano, makintab. Pero sa katotohanan, di ba? Ginagalang niyan yung kanilang pagsamba. Are you listening? Amen. Pero tayo, nasa katotohanan, wala ka. Magtaka ka kung wala kang pag-ibig dyan. Ano mo? Ang ibig sa pagsamba. Sa pananambahan. Ano? Kaya ako, I'm so much excited every time may pananambahan tayo sa Panginoon. Amen. Ano ho? Kaya Saturday, alam nyo, every Saturday, pinakamababang tulog ko niyan, ano ho? 2 oras. Pinakamahaba pala, 3 oras. Okay, natulog ko. Ano ho? Oh, bakit? Gumagawa po ng mensahe. Hanggang sa madaling araw, Lord, bigyan niyo ako ng mensahe na gusto kong ipakain ko sa inyong mga anak. Ano? Bigyan niyo ako ng mensahe. Okay, at bago ipakain sa inyo, nangusap muna sa akin. Okay? Gigising pa ako madaling araw. Bakit? Manluluto eh. Mamalingki pa, magluluto. Okay? Eh sabihin natin ano? Ito yung maraming reasons. Ako, dapat magkaroon ng reasons. Okay? Pag-ibig sa panalangin. Amen? Panalangin ka ba? Kristiyano ka? Ang totoong Kristiyano, nananalangin. Amen. May pag-ibig sa panalangin. Pag-ibig sa kaluluwa. May pag-ibig ka ba sa kaluluwa? Oo. Oh. Pag-ibig sa kapatiran. Amen? Amen. Oo. Oh. Pag-ibig sa kapatiran. Kaya ako excited ako magkita kayo. Hindi ko alam kung excited kayo magkita ako. Amen. But every time na tayo po may gawain, I'm excited to see everyone, my brothers and sisters in the Lord. Kaya yung mga upuan na yan, alam ko kung saan kayo nakapwesto. Nami-miss ko kayo kung kayo'y wala sa church. Tama. Bakit? Minahal ko kayo eh. Amen. Itinuring ko kayong sarili kong pamilya. Di ba? Nori? Oh, churchmate? Ano yun? Churchmates? Hindi ko kadugo, pero itinuring kong kapamilya. At itinuring akong kapamilya. Bakit? We're family here. Amen. Okay? Amen? Pag-ibig sa lingkod ng Diyos. Mahal niyo ba, pastor niyo? Amen. Oh, buhay niyo eh. Ano? Pag-ibig sa mga bagay na spiritual. Lastly,
pag-ibig sa mga bagay na espiritual. Ang totoong anak ng Diyos at nakarinig at tumanggap ng totoong salita ng Panginoon, may bunga. Ano yung bunga? Bunga ng pagiging ligtas. Pangalawa, bunga ng Espiritu. Ano ho? The fruit of the Spirit. Okay? At ang isang bunga ng Espiritu dyan, pag-ibig. Kasi napapalaman lahat dyan eh. Napapaloob lahat dyan. Ano ho? Amen? Okay. So, mamaya po natin tutuloy ito. Mahaba ni oras eh. Kailan mo, introduction pa lang sa kaya sa puntos. Okay? Kaya mamaya, tapusin natin ito. And I believe, naging blessing sa atin ang salita ng Panginoon. Amen? Amen. How can the Word of God can save your soul? Number one, receive it. Receive the Word of God. Ano? Tanggapin mo ang salita ng Diyos. Okay? Tayo ay dapat, ano, puso na tama na tumanggap ng salita ng Diyos. Hindi yung puso na tatlo. Diba? Dapat tamang puso tayo. Amen? At nagkaroon tayo ng bunga. Ano ho? Sa ating pong pagiging ligtas. Okay? Shall we all stand? Let us close our eyes. Let us bow our head. Oh God, Heavenly Father, we thank you so much, Lord, for this wonderful time hearing your word of God, hearing your word. We pray, Father, Lord, that you bless us with this message that we have heard today. At awa, Panginoon, isilid mo sa aming isipan na sa puso ng iyong mga anak. Kaya hindi lamang namin napakinggan, kundi namin itong may isa katuparan at may pamuhay higit sa lahat. Continue to guide us. And may we ask, Lord, that your Holy Spirit be upon us as we continue with our services until this afternoon, Panginoon, pangunahan mo kami. Lahat ng ito ay aming sinasamo, inadalangin sa inyo. In Christ's name we pray. Amen. Opo tayo dito sa tablet, ano po?